Mabuhay po! Welcome to Recipe Sindel's channel. Ngayong araw, gagawa ako ng refrigerated cake, no-bake cake, black forest float. Simulan natin sa mga ingredients na kakailangan ninyo sa paggawa ng black forest float or no-bake black forest cake. Sa paggawa ng no-bake black forest cake, kakailangan din natin syempre gumamit ng cream. Ito pong cream ang gagamitin ko, pero pwede kayong gumamit ng Nestle All-Purpose Cream, Alaska, o yung Creme Densada ng Angel. Then, kakailanganin natin ng crackers, chocolate flavor po, ang gagamitin ko. Pero kung wala kayong mabili, pwede kayong gumamit ng regular na crackers. Yan po. Or kahit na anong crackers. Yan pong gagamitin nating base. Then, kailangan natin ng chocolate. Maliit na bar lang po. Then, isang bote ng maraschino cherries. Then, isang lata ng condensed milk po, yung malaking lata. Then, kakailanganin din natin ng, ito po, optional to. Ginawa ko lang po itong homemade cherry filling yung ginagamit sa cheesecake. Then, isang envelope po ng gelatin. Hindi po ito katulad ng sa Mr. Gulaman, na iba po yon. Isang envelope lang po ang gagamitin natin. Kung wala kayong makitang Perna na brand, pwede kayong gumamit ng Knox brand na gelatin. Then, cling wrap po, pantakip po. Yan lang po mga kakailangan natin paggawa ng Black Forest Float. Simulan natin sa paggawa. Sa paggawa ng Black Forest Float, ang una natin gagawin ay simple lamang. Ilagay natin ang ating cream sa mixing bowl at ibit lang natin hanggang maging double in volume. Kapag ang gagawin niyo po ay Nestle All-Purpose Cream, Alaska, or Creme Densada, make sure po na i-chill nyo po muna for at least 3 hours yung inyong cream. Saka nyo i-beat. Huwag nyo po ilalagay sa freezer dahil mag-iiba po ang texture niya. Tapos kailangan po may lamig yung inyong beater at yung inyong lalagyan. Yan po, tapos na po. So, ang sunod natin gagawin ay ilalagay na po natin yung ating condensed milk. Bali, gradually po ang pagbuhos ng ating condensed milk sa ating cream. Tapos, ibibit lang natin to hanggang maging stiff peak po siya at fully incorporated na po ang ating condensed sa ating cream. Once fully incorporated ang condensed, set aside. Then, get 1 pack of gelatin po. Idi-dissolve lang po natin to sa hot or warm water. 1/2 cup of water po ang ilalagay natin or use according to package direction lang po. Yan po. So, ilagay natin lang ng tubig and tunawin natin. Make sure na completely dissolve ang ating gelatin at warm na siya bago natin ibubuhos sa ating cream mixture. Completely dissolved na po, kaya i-combine ko na po natin gelatin at cream. Pwede po kayong gumamit ng spatula lang sa pagkukombine ng gelatin, gaya na nakikita niya. Pwede rin namang i-beat nyo po siya gamit ng mixer. So, gagawin ko po both. Ayan po. And, pag na-fully incorporated na ang ating gelatin sa ating cream, isa-set aside na po natin siya. Ganun lamang po kadali. Ang susunod natin gagawin ay mag-create tayo ng chocolate. Pwede rin naman mag-shape lang kayo ng chocolate into curls. At kung gaano kadami gagamitin nyo, depende na po sa inyo. Tapos natin mag-grate, ang sunod natin ay a-arrange natin or layer natin yung ating crackers sa baking dish or aluminum pan. Make sure na completely covered yung bottom ng ating dish ng crackers.
Pagkatapos po natin i-layer, isunod natin ng ating cream mixture. Make sure po na cover po lahat ng crackers ng ating cream. 1/4 lang po ang nilagay ko kasi itong recipe na to ng cream pandalawa pong ganitong kalaking baking dish ang nagawa o magagawa. Next po natin, pagkalagay ng cream, ay sunod natin yung ating cherry filling. Bale, ito po ay homemade cherry filling na niluto ko lamang po. So, 1 cup of sugar, 1 cup of water, yung ating cherries na chinap ko po sa maliliit. Then, nilagyan ko ng thickener, which is 2 tablespoons of cornstarch dissolved in 2 tablespoons of water. Niluto ko over medium low heat. Ganun lamang po. Nasa nag-thicken na po, na-reduce na yung liquid, eto na po siya. Magiging cherry filling na po. Na pwedeng-pwede rin sa cheesecake. So, nasa tayo po kung gaano kadaming ilalagay ng cherry filling. Pagkatapos po natin maglagay ng cherry filling, lagay po natin yung ating grated chocolate. Ayan po. So, nasa sa inyo na rin po kung gaano kadaming grated chocolate ang ilalagay ninyo. Pagkatapos, isusunod natin yung ating crackers. So, ito po yung ating second layer at final layer po. Kung gusto nyo ng tatlong layer, nasa sa inyo na po yun. Repeat nyo lamang po yung process ng ginawa ninyo na natin kanina. Okay? So, ilagay lang po natin. Ilagay natin yung ating crackers sa taas. Then, lagay po tayo ng cream. Then, ng cream, ng cherries. And then, dahil ito po, 2 layers lang. So, final na po to. Pang toppings na po yung ilalagay kong chocolate. Kaya, instead na grated chocolate lang, magsishape po ako ng chocolate. Next step is maglalagay po ako ng konting syrup, cherry syrup sa taas. Kung wala po kayong cherry syrup, hindi kayo nakagawa ng cherry filling, pwede naman kayong gumamit lang ng chocolate syrup instead na. Or pwedeng huwag din kayo maglagay ng kahit na anong syrup sa taas. Chocolate lang. Ito po, magsishape po ako ng chocolate kasi for toppings na po ito eh. Para may arte lang ng konti. Kesa puro grated chocolate lang ilalagay ko. So, maglalagay ako sa gitna. Nasa sa inyo na rin po kung anong design na gusto nyo sa inyong no-bake black forest, ha. So, lagay lang po. Nasa inyo rin kung gaano kadaming shaved chocolate. After nito, lagay po ako ng konting grated chocolate. Ang ating penale, syempre, ang ating cherries. Bali, maglalagay po ako, itatag ko po ang ating black forest float ng full cherries po. Bali, 6 pieces. Kaya po, isang bote po ang nagamit kong cherries. Na 9 ounce na cherries na. May iba-ibang brand po yan. So, nasa sa inyo na po kung anong brand ang gagamitin nyo. Magkano ang cherries? Nasa 129 yung ganitong brand. Pero meron ding mas cheaper, 123. Pero ito na po yung pinakamura. Yan na po ang ating Black Forest Float. Tapos na po. Ang next step natin is i-cover lang po natin ang ating cling wrap.
saka natin i-refrigerate. So, kuha lang po tayo ng cling wrap at takpan lang po natin. Ayan po. Once na-cover na po natin ng cling wrap, i-refrigerate lang po natin to for at least 3 hours or until completely set na po. Yan na po. Na-refrigerate ko na after 3 hours. Eto na po siya. Ayan na po. Serve and enjoy. Pwede na po nating hiwain at i-enjoy ang ating gawa. Ganun lamang po ang paggawa ng Black Forest. Ngayon, kukuha po ako ng isang serving slice para makita niyo po yung loob. Kung nagustuhan niyo po itong video na to at ang recipe ng Black Forest Float, huwag niyo pong kalimutan mag-like and share. Subscribe na rin po kayo sa aming channel. Click niyo na po yung nakikita niyong S button sa screen. Check niyo na rin po ang iba pa naming recipes. Maraming salamat po sa panonood muli. Till next time. Bye-bye.